Good morning! I am home alone today. Kasi, may outing ngayon. Sila Ali, overnight sa Batangas. And, na-mention ko nga kahapon sa vlog na sinasama niya rin ako doon sa kanilang outing. Kaya lang, since ako ay nagpa-derma ng face, ayan, nung Thursday, which is 2 vlogs ago, hindi pwedeng maarawan yung aking face. Kasi may peeling na nagaganap. Ngayon, very subtle pa. Pero niligyan ako ng doctor ng peel. I think glycolic peel, parang ganon. Ayun, so hindi pwede maarawan kasi baka magkaroon ako ng melasma, which is mas mahirap na yung matanggal. Nag-overslept nga rin pala ako, kaya medyo ako mukha na talagang puyat na puyat. Kasi nagising ako kanina 8:30. Yun nga yung kanina na nung umalis si Ali. And after niyang umalis, natulog ako ulit. Yun, nagising ako 1 p.m. na. Grabe, mahilig talaga kasi akong matulog. Ayan. Ngayon, alas 2 na. Bumaba na ako kasi naawa na ako sa electric fan. Sobrang init. Alam nyo ba, yung temperature ngayon dito sa loob ng bahay namin is 31 degrees Celsius, di ba? Sobrang init. Parang konti na lang may lagnat na. Ganun na talaga kainit. Ayun, at saka siguro gagawin ko lang ngayon, maglinis ng bahay. Tapos, yung mga damit dito na mga tinupi, yan, time na para ilagay ko na sa mga, sa closet namin. Kasi hindi ko kasi masyadong magawa agad kapag after kong magtiklop, yan, minsan nandyan pa lang din sila. Ngayon, may mga titiklopin pa pala ako. Then, yung usual routine, maglalaban na naman. Tsaka, susubukan ko palang gamitin yung binili kong floor wax. Dito sa hagda namin, may bilili kasi kaming floor wax eh. Parang clear. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag ginanahan na ako. Ang init lang kasi talaga. Bakit dito parang sobrang puti ng mukha ko? Ayun, sige, mamaya na lang ulit. Ayan. Nilinis ko na yung hagda namin. Then, ginamit ko yung wax. Ayan. So, mas nagmukha siyang brown na. Napagod ako. Grabe. At saka masakit sa ilong yung amoy ng wax. Patensya na kayo kung hindi ako familiar na sa mga ganun na. Kasi, doon naman sa bahay ng parents ko before, hindi naman kami gumagamit ng ganyan kasi hindi naman kailangan. Kaya first time ko, so gumamit lang ako ng face mask. Pero medyo tumatagos pa rin yung amoy. Doon lang nahirapan lang talaga ako kasi nga, sobrang yung amoy gaas. Oh, ganun siya. Pero I'm happy naman sa result niya. Ayan. Naglagay ako nitong nail polish na binili ko from Happy Skin. Ayan. Ayan siya. Tapos yung shade is Artist. Ayan. So, hindi ako magaling maglagay ng nail polish. Kaya tingin ko, kailangan ko pa rin magpunta sa nail salon para ipalagay itong nail polish. Pero ganito siya. Esensya na sa mga lagpas-lagpas. Yan. Yan yung shade. O, diba? Kakulay niya yung camera ko. Yung silicone case. Yan kasi yung color. So, medyo parang nagta-transition na yung favorite color ko. Pink na nagpupunta ng nude. So, lately, may mga nude na akong mga gamit. Parang kasi, mas pet ko. Actually, yung mga shoes ko, more on ganun yung kulay, mga nude colors. Ayun, happy naman ako dito sa purchase na ginawa ko.
Ang tawag dito is Express Gel Polish 2-in-1 base plus color. And then no UV lamp needed. So parang ano siya, para siyang gel polish na rin. Yung ginamit ko na pang top coat is from Girl Stuff. Di ko lang kung nakikita nyo. Ayan. Hindi ako kumuha dun sa Happy Skin ng ano ng pang top coat kasi nga meron pa ako itong sa Girl Stuff. So sayang naman. Tapos ginamitan ko rin siya nitong pang quick dry from Bobbi naman. Feeling ko kahit hindi siya gamitan nito, quick dry pa rin naman siya eh. Kasi sabi dito, it's chip resistant and long wearing. Sabi ganun, this dries quickly and cures in natural light. No UV lamp needed. Ayun. Kaya nakakatuwa. Nakaka-addict yung mga kulay. Kasi gusto ko talaga siya. Tsaka deserve kong mag nail polish ulit after kong maglampaso ng hagdan, 'di ba? Ayun. Nag-grieve ako bigla ng pansit canton. Ayun, kaya gumawa ako. Itong pansit canton na 'to, dalawa, mixture of nung sweet and spicy na color orange at saka ng yung plain green, yung calamansi. Ang bango niya, sobra. Nakaka crave din minsan ang pancit canton. Sarap. May, syempre may anghang, may halo. Pero konti lang kasi na-balance out nung calamansi na plain. Grabe ang sarap. Oh, dodo. Grabe. Try ko naman ngayon itong pomegranate to. Asan yung, yung baso. Yan. So, ayan. Nababasa na natin. Pomegranate mixed fruit juice. Oopsie. Wow, it's so dark. It's so dark. So I'll taste this. Mmm, para siyang tawig yung lasa niya sa grapes. hindi siya masyadong maasim. Compared dun sa broccoli na na juice na napanood nyo sa ibang vlog ko na juice, vegetable juice, mas may asim yun compared dito. Nag-text sa akin si Ali, sabi niya, may nakalimutan siya. Yun, wala siyang dalang tuwalya, kaya sabi ko, paano ka magpapatuyo? Akala niya siguro, may towels na available doon sa venue ng kanilang outing. Pero ano lang yata yun eh. Hindi kasi siya yung parang hotel style, ganon. Kaya, ayun, nakakatawa kasi usually si Ali, very complete siya pag nag-e-empake. Ngayon, natututo na rin na maging makakalimuti na hawa na yata sa akin.
I have to end this vlog, guys, kasi sobrang late na. Matulog na tayo. Thank you for watching and please subscribe to my channel. Bye!